Number 5, Kai Kile. Kumusta kayong lahat, guys? Pagumanhin na medyo it's been a while that hindi na ako nakapag-vlog kasi medyo busy at nakuha ako ng mga part-time jobs. So, pag day off, nagtatrabaho pa rin ako. But ngayong hapon na to, babawi ako sa inyo. I will share important and useful information dito sa Finland in connection about part-time jobs. So, samahan niyo ako ngayong hapon as we discuss kung paano, saan, at kung mahirap ba ang kumuha ng part-time jobs dito sa Finland. Tara! Welcome back, guys. So, bago tayo mag-discuss sa hapon na to, may isi-share ako sa inyo ng isang magandang product. Ito ay in time at naaangkop sa buhay natin dito sa Finland, lalo pag stress tayo sa pang-araw-araw na buhay at saka sa ating mga trabaho. So, ito ay ang Glow Smoothies. Ito ay mango flavor. So, nasubukan ko to, masarap. Parang dessert lang siya na smoothie. So, ano kaya makukuha natin sa produktong ito? It will promote healthy hair growth. Sa mga nakakalbo, pwede ito. Supports weight management. Siguro, hindi pa ako mabayat, pero sana. Encourage strong bones, lalo na sa mga trabaho natin na kailangan nagbabalat ng buto. At physically draining. Carries joint muscles to be strong. Improves elasticity. And reducing aging, nagpapabata. So kung gusto nyong bumili ng product na to, mag-PM kayo sa akin para ma-refer ko kayo sa kaibigan kong nagbebenta nito. Alright? So sa hapon na to, guys, we will discuss about part-time jobs. So number one, tanong is, part-time jobs bawal ba dito sa Finland? So as per the contract, mayroong mga nagsabing bawal ito. So, depende sa company nyo. So, to be safe, manghingi kayo ng permission na kukuha kayo ng part-time jobs aside from your current jobs. Sa amin, basing sa company namin, hindi naman pinagbawal, but we see to it that we still have the life-work balance. So, in-advise ako at least to have enough time to rest. At saka, ang part-time jobs ko dapat hindi nakaka-complicate sa schedule ko sa current job ko. For example, may part-time job ka, tsaka duty ka sa current job mo, pero hindi ka nag-report sa current job mo, doon ka nag-report sa part-time mo kasi malaki ang kita. So, if malaman ng company mo yan, so possible for grounds ka niyan. So, yan ang big no-no. So, dapat i-prioritize mo ang current job mo. And part-time jobs, if free time ka lang, pwede mo siyang gawin. So, may mga different ways kung paano tayo nakakuha ng part-time jobs. Tawag nila dito is keka. Keka? Keka. Keka, siguro. Correct me if I'm wrong, keka. Keka, right? Keka. So, ang una kong ginawa, sa current company ko, may mga branches sa ibang area, which is near sa
area namin. For example, nandito ako sa Ermatila. So, naghanap ako, sa Ermatila, isa lang ang company branch namin. So, naghanap ako ng branch sa Karatig Bayan, Latte, which is 20 minutes drive. So, nakahanap ako doon. Tsaka, nag-apply ako sa branch na yon. May tatlong branches na tumanggap sa akin. So, depende lang kung anong bigat. So, kung may in-need nila ng tao at tiyempong off ko, pwede akong mag-report doon. So, extra earnings. Isang nakuha ko rin is through Indeed Pesty Fee. Indeed.fee. So, doon, nag-filter ako ng current job ko, tsaka yung place ko. Lumabas ang mga jobs, vacant jobs. So, nag-apply ako and they call me back. Nag-schedule sila ng interview. Sa interview naman, at least, nakakapagsalita ka ng Finnish at naintindihan mo sila. So, pinagpala na nakapasa ako sa interview, kahit Finnish. Tapos, binigyan nila ako ng schedule ng duty, which is yung day off ko sa current job ko. So, anong mga benefits na kukuha ko dito? May mga part-time jobs provide bigger hourly rate sa current job. Tapos, ang free time ko, nagagamit ko into more productive time at nakakakita pa ako ng earnings. So, dagdag kita rin. And, lastly, parang, mas na i-enhance ang pagsasalita ko ng Finnish at nakikipagsalamuha sa ibang tao. Tapos ang skills mo madagdagan rin, confidence mo about sa job. So yan ang magandang mga benefits na kukuha ko sa part-time jobs. And of course, money talaga ang number one. Kaya kumukuha ng part-time jobs. Is to go up the cost of living dito sa Finland. So, in reality dito sa Finland mataas lang cost of living. So depende na talaga sa atin. So paano tayo maghanap ng mga ways and means to cope up for the cost of living dito. All right? So I hope I was able to impart some knowledge about part-time jobs. And if you have some questions, you can drop pin comments to me and provide personal message. If di ako busy, nakakapag-reply ako. All right, salamat and hope to see you here in Finland, everyone.